Guys, may gagawin ako set cover. Tanggap ko yan. Bali, tanggap yan ng kaibigan ko. Pinapasa sa akin. Di kaya lugi ako sa 500 na level. At binigyan niya lang sa akin ng sukat at tela. So, gagawa tayo ngayon ng pattern bago natin itatabas para sure na tama yung ating gagawin at baka sakaling sa susunod magpagawa may pattern na tayo at kailangan hindi iwawala yung sukat at itinanga siya guys yung sukat bali patatsulok yan ito yung dalawang side at ito na yung bali sa corner. So, dalawa nito, left and right, and then ito sa center corner. And then ito center, maliit na siya, upuan siya. Ayan. So, ayan ang sukat niya. Okay, guys. Nagawa na tayong pattern. Guys, good morning. Today is June 6. So, may bago na naman tayong gagawin. Actually, naumpisahan ko na to, set cover ulit. So, natapos natin yung yellow printed. Ito na naman yung ating kasunod. So, papakita ko lang sa inyo kaso hindi ko siya ma-demonstrate kung paano ko siya ginawa. Bali, binablog ko lang siya kung ano yung gagawin ko at saka kung ano yung mga set cover na to. Papakita ko lang siguro yung mga pattern ko, yung tela niya na gagamitin at saka yung picture, yung drawing ng set cover. So, share ko lang to na ako gumagawa ng set cover. Pero hindi ako madalas gumawa. Ito ay pinapasa lang sa akin nung isang kakilala na kinukuha ko ng tahi. So, para naman hindi masiro yung ating araw at may ginagawa tayong pinagkakabalahan. So, kailangan nating pagtiyagaan araw-araw kung ano yung dapat gawin. Okay, guys. Ayan guys, yung ginagawan ko ng pattern at cover. Ayan. At si Kuya, may extra. Siguro to. Ito po guys, yung bago natin gawa. Ayan yung drawing. Ayan, nakadetalyado bawat sukat. Ayan, long chair and then short chair. Yung sukat niya sa side, tsaka sa back. Yan, nakadetalyado. And then, ito nga yung ating gagamiting tela, guys. So, napakaganda sa camera. Pero, pag sa personal ay medyo lighter siya. Ang ganda ng dating. So, ito na nga, guys. Atin na pong naumpisahan ito. Ayan. Ito yung, bali, pagdidikitin ko na yung back niya. Ayan, nakita nyo guys, meron siya sa ibabaw, sa taas ng back sandalan ay meron siyang paikot na cord. And then ito nga yung guys, yung paumbok. Ayan guys, ayan. Nilagyan ko rin siya ng medyo konting kulot-kulot siya, and then nilagyan ko siya ng cord. Ayan. Pagdidikitin ko na nga po siya yung puwitan niya sa side back, side and back. Ayan, pagdidikitin ko na po siya. Ayan na naumpisahan ko guys. So, bali ito yun. O, nilagyan ko na ng mga pin para madali na lang siyang ano. At saka sinecure ko yung kanyang sukat na magtutugma siya sa point to point. Ito yung paumbukan natin yung sa side na yan. Ito yan guys. So, yan. So, bali, pag kayo gumawa ng pattern, kailangan lagyan nyo na kagad ng sewing allowance. At para sigurado, medyo laparan nyo yung sewing allowance nyo, mga 5/8. Huwag kayong maglalagay ng sewing allowance na 3/8, 5/8.
kasi nagninisnis po yung tela niyan habang binubuo niyo yan ay nagninisnis. So para sigurado na malapad, tsaka pag medyo pampatibay din po yun. Kasi pagkatagalan niya pag nilalaban, magninisnis po yan. So, para pag ni-repair uli, meron siyang sewing allowance pa rin. So, ganun na lang guys. At abangan niyo po yung kabuuan nito. At hindi ko po siya makukuha ng video kung paano ko siya ginawa. Basta, ako, bago ko ginawa ito, gumawa muna tayo ng pattern. And then, pag tayo gumawa ng pattern, lalo na mga yung medyo mahirap. Pero okay lang yung mga pa-straight-straight lang guys na chair. Pero yung may mga maraming paumbok-umbok, kailangan po talaga detalyado rin yung ating pattern. At kahit kalahati lang sa isang upuan, kalahati lang ng parte niya ang gawa natin ng pattern para hindi naman sayang yung pattern paper natin. So, para the next na magagawa ulit tayo, meron na tayong pattern na hindi na tayong mga ngamote uli at mag-iisip na sasakit yung ulo natin. So, guys, ito na lang may share ko at abangan niyo po yung mabubuo net, kabuuan nito sa next vlog ko na siguro for the meantime kasi yung aking camera ay naglalag. Okay, guys. Bye. Thank you. At sana nagustuhan yung aking konting kaalaman na na-share sa inyo. Bye! Sana lalong laging umi-extend. Laging naka-ano dito sa aking ginagawa. Kung saan ako may trabaho, nadudoon siya. Pugi-pugi naman nito. Nasyado kang ano. Para may pag... May pambili kami ni Tomtom pagkain niya. Kailangan namin magtrabaho na Tom, no? Kahapon, bumili ako ng kalahating feeds niya. Yung no, mini no. Yun ang binili ko sa kanya. Kalahating kilo. 53 peso. Kasi wala yung cuties na ang flavor ay ano ba yun? Tina pa ba yun? O shrimp. 125 ang kilo nun. So, mas okay na yung mini no. Diba, Tom? Bait-bait naman tumtum na yun eh. Tumtum na yun, no? Mga galgat ka, Tom. Bye na, Tom. Bye!